Magandang umaga, Pilipinas! Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, natin na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Isang low-pressure area pa rin ang ating binabantayan sa loob ng Philippine boundary. Sa pinakahuling datos ng Pag-asa, alas 4 ng umaga, huli po yung namataan sa layong 635 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Ayon naman kay Pag-asa Weather Forecaster Shelly Ignacio, sa ngayon maliit naman ang tsansa nito na ma-develop sa pagiging isang ganap na bagyo, pero palalakasin po nito yung hanging habagat o yung southwest monsoon na magpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon at ganun din dito sa may western Visayas. Sa mga susunod na oras, paghandaan ng monsoon rains na yan po'y dadalhin nga nitong hanging habagat, particular na sa Metro Manila, Ilocos Region, kasama rin po dito ang Cordillera Administrative Region, pati na rin po dito sa mga probinsya na kasama sa Calabar Zone. Inaasahan din po natin ang same weather condition dito yan sa bahagi po ng Mimaropa, Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac at maging sa Bulacan. Magiging maulap rin ang kalangitan na magdudulot naman ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog dito yan sa kanlurang Kabisayaan at pati na rin sa natitirang bahagi pa ng Luzon. Para naman sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa, kabilang po dyan ang malaking bahagi ng Mindanao, mararanasan po dito yung bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at meron lamang chances nitong mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Samantala, bukod dito sa mga pag-ulan, dala rin ng hanging habagat itong maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. Dahilan naman para magtaas ang Pag-asa ng gale warning. Partikular po yung nakataas dito sa western seaboard ng central and southern Luzon at kasama rin po dito ang southern and eastern seaboard ng central Luzon. Dito mararanasan yung maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan kaya hindi muna pwedeng pumalaot ang maliliit na sasakyan ang pandagat. Samantala, epekto ng hanging habagat sa agwat ng temperatura sa atbet ibang bahagi ng ating bansa atin namang alamin sa aming pagbabalik. Life is a journey. Each morning is a step closer to our goals. Every day, we discover new things, new meanings, new heights. As we move constantly in life, we need to feel at home. That is why we surround ourselves with things that give us reasons to enjoy and cherish life to the fullest. The Luxent Hotel. Sa patuloy na pag-iral nitong hanging habagat dito sa ating bansa, alamin po natin paano kaya nito maapektuhan ang agwat ng temperatura dito yan sa mga pangunahing lungsod ng bansa. Unahin natin dito sa Metro Manila ang temperatura sa pagitan po yan ng 25 to 28 degrees Celsius. So kung mapapansin ninyo, compared nitong mga nakalipas na araw, mas mababa po yan at bahagyang malamig ang panahon natin ngayon dito sa Metro Manila dahil nga yan sa pag-ihip at ganoon din sa epekto nitong south west monsoon. Dito naman tayo sa Metro Cebu, inaasahan po natin yung 26 to 32 degrees Celsius. Habang dito naman sa Metro Davao, mararanasan ng 25 to 33 degrees Celsius. Ibig sabihin po niyan, mainit at maalinsangan ang panahon na dapat ninyong paghandaan. Bago po ako magpaalam, lilinawan lamang po namin ano ito pong kumakalat na impormasyon tungkol po sa class suspension para po sa updated list ng mga klase at wala pong pasok ngayong araw. Pumunta lamang po kayo sa aming Facebook page, yan po ay panahon.tv. Yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon na kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat.